Magandang hapon po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit tayo sa gawain ng Panginoon, ang Bible study po natin dito sa Rema Fields. So, kamusta po tayo? Napakaganda po ng pinag-aaralan natin ngayon. Tinuturoan po tayo ng Panginoon doon sa mga steps o mga hakbang para sa restoration. Ano po? Bakit po kaya? Kasi marating po talaga yung time na hindi po tayo okay. Dumarating po yung time na may pinagdadaanan po tayo at talagang maapektuhan po ang sarili po natin, maging sa ministry po natin at sa mga ibang aspect pa po ng buhay po natin. Ngayon po, nabanggit po sa atin ni Pastor JP, number one step para po sa restoration ay yung aminin mong ikaw ay nagkamali. Pangalawa po, yung binanggit po ni Pastor Marlon kahapon na alisin natin yung galit, yung poot, yung tampo po natin doon po sa mga kapwa po natin kasi nakaka-apekto po yun sa atin po. Ngayon po, pag-aaralan po natin ngayon ano po yung pangatlong step para po ma-restore po tayo. Ngayon po, sa number 3 po, ang number 3 step para po tayo ma-restore ay gawin mo ang dati mong paglilingkod. Eh ngayon po, balik po ulit tayo dun sa salitang restore. Ibig sabihin po nun, binanggit na po sa atin kahapon na ito po ay yung pagre-repair o sabihin mo nang yung fix, pag-aayos po sa atin. Pagpapanumbalik, sa madalit salita po, ano, pagpapanumbalik sa atin, pag-aayos po sa atin. Eh ngayon po, sa buhay Kristiyano po natin, sa ministry po natin, may time po talaga na nadaan po tayo sa mga testing, sa mga trials, at magkakamali at magkakamali po tayo. Kagaya po nung binanggit ni Pastor JP na hindi kasi palagi tama po tayo. Marating ang time talaga, bumabagsak ka, nagkakamali ka, nanghihina ka. Amen po, ang maganda po doon, tinuturoan po tayo ng Panginoon paano ba ma-restore. Ngayon po dito po sa Revelation chapter 2 verse 5, makipagbukasan po tayo. Sabi po niya dito, alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati nyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Sabi po niya dito ay magsisi kayo at gawin nyong muli ang inyong dating ginagawa. Sa madalit salita po, balikan mo yung una mong ginagawa. Sino po rito yung mga 80s o kaya 90s? Siguro po naabutan nyo po yung mga cellphone na hindi touchscreen. Yung mga cellphone po na keypad. Karamihan po dito Nokia. Tama po, yung mga 3310, 3315. Pansinin po natin, sino po dito yung naka-experience na yung ang cellphone mo ay keypad pa lang, yung halimbawa nag-hang o kaya naman bigla na lang nagva-vibrate o may something na nangyayari sa kanya o kaya punong-puno ka na ng apps kahit naman po hindi yung keypad. Amen po. Ngayon po, anong gagawin natin? Doon po sa mga naka-experience na nito, ngayon ang gagawin mo, i-restart mo. Tama po ba? Naniniwala ka sa pangyarihan ng restart na kapag ni-restart mo yung cellphone mo or anything na gadget, babalik ulit sa dati. Tama po ba? Magpa-function ulit ng maayos. At kung minsan pa nga po, hindi pa sapat yung restart eh, i-reformat mo. Ngayon po, ako minsan, dumating ang time na nire-reformat ko yung phone ko, minsan nga, once a week, nire-restart ko. Kasi bakit? Eh, naniniwala ka nga sa kapangyarihan ng restart, na kapag inulit mo ulit sa simula, aayos na siya. Which is ayaw kong gawin kasi nga, mawawala yung files mo, o kaya naman maglilipat ka na naman ng panibagong mga files mo, mga photos mo, which is ayaw kong gawin. Pero kapag ni-restart mo, o kaya naman po ay ni-reformat mo, dumarating ang time, nakikita mo, mahirap sa simula kasi parang bago ulit yung phone mo. Pero this time, nagiging mas maayos na. Tama po, mas mabilis na, mas magaan na. At alam nyo po, kahit saan pong anggulo, kapag magulo na ang sitwasyon, kailangan mo pong simulan ulit. Pansinin po natin, halimbawa, sa school, di ba? Mga estudyante, lalo na sa subject ng math. Na-experience nyo na po ba nung bata kayo, elementary kayo na kahit nung college kayo, may kinocompute kayo sa math, hindi nyo makuha-kuha yung sagot.
Ngayon po, naka 15 computation ka na, ang dami mo nang kinumpute. Ngayon, hindi mo pa rin makuha. Ngayon, anong gagawin mo? Sasabihin ng kasama mo, ulitin mo ulit. Ulitin mo. Magsimula ka ulit dun sa number 1. Simulan mo ulit. Kasi po, di ba, may mga time na ang daming steps para makuha mo yung sagot. Ngayon, ang gagawin mo, uulitin mo ulit sa simula. Babalikan mo ulit. At kapag binalikan mo na isa-isa, inulit mo ulit, makukuha mo na yung sagot. Amen po. Ngayon po, kahit po sa saan pong sitwasyon, minsan, halimbawa, may hindi kayo pagkakaunawaan, o kaya nakaaway mo yung ganito. Madalas, di ba, naririnig po natin, sinasabi nila, o kalimutan na natin, magsimula tayo ulit. Tama po, kahit saan pong anggulo yan, kailangan magsimula ka ulit. At dun po sa pinag-aaralan natin, ang sabi ng Panginoon, in order na ma-restore po tayo, balikan mo yung dati mo ginagawa. Ngayon po, ang sabi po ni Pablo, kung maaalala niyo po, ang sabi niya na nililimot po ang nakaraan at nagpapatuloy ako. At alam niyo po, kapag sinabi pong nililimot, nagbaback to zero ka. Hindi mo tinutuloy kasi pag tinuloy mo, ibig sabihin, may record na. Ngayon ang nangyayari, magka-count ka ulit ng as one. Pero this time, mas maayos. Amen po. Ngayon po, alam niyo po, sa bawat isa, kagaya nga po ng binanggit ko, dumarating po ang time talaga ng nagkakamali ka o nagfe-fail ka at naapektuhan ka. At ako po, personally, naranasan ko po ang magkamali. Naranasan ko rin po yung parang hindi ko alam kung paano po ako magsisimula. At ang tanong ko po noon, Lord, paano ako magsisimula? Paano ako ulit makakapaglingkod? Paano, Panginoon? Puro paano po ang tanong ko. At alam niyo po, hindi mo na pala kailangang isipin kung paano ka magsisimula. Ano pa lang dapat kong gawin? At naranasan ko po, na-realize ko po na ang kailangan ko lang palang gawin ay ibalik ko lang yung dating ako. Alalahanin ko lang yung unang sigla ko noong unang naglingkod ako sa Panginoon. E paano nga po natin may ibabalik? Kasi minsan po, nai-stuck na tayo dun sa sitwasyon na pinanghihinaan po tayo ng loob. Kaya kumarating ang time, parang hirap magpa-restore, ang hirap mong ayusin. Pero ang sabi ko nga po, bumalik ka sa dating ikaw. Paano mangyayari yun? Alalahanin po natin kung paano naging matapat ang Panginoon sa atin. Alalahanin mo yung magagandang ginawa ng Panginoon. Yung mga pangako niya, kung paano siya naging matapat, yung grace niya, yung mercy niya sa atin. Kaya nga po, di ba, meron pong awitin na the steadfast love of the Lord never ceases. Sabi niya, His mercies never come to an end. They are new every morning. Siya ay laging sariwa. Sa bawat umaga, sa bawat araw, siya ay laging sariwa. Ibig sabihin po, meron pa tayong chance na magpa-restore. Ang kailangan lang po natin, bumalik po tayo sa dati nating ginagawa. At ang Panginoon po, makakatulong sa atin. Humingi po tayo ng lakas sa Panginoon. Balikan mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Balikan mo ang unang pakiramdam mo sa Kanya. Balikan mo ang unang fellowship mo sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan para makapagsimula ulit. Sabi po niya, di ba kung naalala po natin sa Revelation chapter 2 verse 4, sabi niya, basahin ko po, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na katulad ng dati. Kailangan po nating magpa-restore sa Panginoon kasi hindi na ikaw yung dati. You are not the same person na nung una mo siyang nakilala, yung unang kilig mo sa Kanya, na yung unang nakilala mo ang Diyos na in love ka sa Kanya. Hindi na ikaw yung dati. At ang kailangan mo lang, kaya po nang lagi po sa ating tinuturo ng mga pastor po natin, siksik mo yung sarili mo. Ito po yung mga salitang hindi ko malilimutan nung dumating ako sa time ng hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ang sabi niya, isiksik mo yung sarili mo. Ibig sabihin po, yung palaging sinisik mo ang Panginoon na hindi mo iisipin na, ano nang iisipin ng ibang tao? Minsan po ang agony natin kaya hindi tayo makapagsimula, nakakahiya. O kaya naman, baka kung anong iniisip ng ibang tao, o kaya nahihiya ka sa Panginoon. Sabi ko nga po kanina, they are new every morning. Ang Panginoon palaging andyan sa atin. Ang kailangan lang, isiksik mo yung sarili mo. Maging mapagkumbaba ka. Maging humble ka. At dito ka magsisimula. Naalala niyo po, nagkamali po si Judas at saka po si Pedro. Pero alam niyo po,
Nung si Judas ang nagkamali, nag-stop siya. Nag-stop si Judas at nag-shutdown. Ibig sabihin, tumigil na siya. Pero nung kay Pedro, nagkamali siya, pero nag-restart siya. Nagkamali siya, pero binalikan niya yung una niyang paglilingkod. At this time, naging mas better pa siya. Amen po. Gawin mo yung unang sigla mo sa panalangin. Gawin mo yung unang sigla mo sa pagsisik ng salita niya, sa pagbabasa mo ng Biblia. Gawin mo yung unang sigla mo sa pakikipag-fellowship sa kapwa Kristiyano mo. Gawin mo yung unang sigla sa pakikipag-fellowship sa Panginoon. Gawin mo yung unang sigla mo kung paano ka mag-worship. Sa madaling salita po, gusto po ng Diyos yung dati mong paglilingkod. Gusto ng Diyos na lagi kang bumabalik ng paulit-ulit sa Kanya. Gusto po ng Diyos na laging mainit ka sa Kanya. Ibalik po natin yung dating tayo. Paano ka ba maglingkod sa Panginoon nung una ka? Naniniwala po ako, meron po tayong kanya-kanyang karanasan nung una po tayong na-born again at una po nating nakilala ang Panginoon. At naniniwala po ako sa mga oras na ito, kung iisipin niyo po yung bawat sarili natin, mapapangiti ka na lang eh kapag naiisip mo na dati ganto ako. Ganto ako kasigla, ganto ako ka-inlove sa Panginoon. At ulitin ko po, hinahanap-hanap ng Panginoon yung palagi kang paulit-ulit na bumabalik sa Kanya. Ngayon po, kapag nagkamali po tayo, napagod ka, magpahinga ka. Pero hindi ibig sabihin po nun ay aayaw po tayo. Magpahinga ka sa Panginoon. Kagaya po nung binanggit ni Pastor Marlo, nang sabi po niya, palaging namimiss ng Diyos yung ikaw. Namimiss ng Panginoon yung dating ikaw. Huwag po tayong mag-stop. Kailangan po, magsimula ka lang uli. Kaya nga po, diba sabi niya, times of refreshing. Maaaring sabihin mo, pagod ka, o kaya na-drain ka, nagkamali ka, iba't iba po tayo ng battle. Pero may mga paraan ng Diyos para ma-restore tayo. At ang pinag-aaralan po natin ngayon, gawin mo lang yung una mong paglilingkod. At mapapansin mo na lang, unti-unti ka nang inaangat ng Panginoon. Unti-unti nang bumabalik yung sigla mo. Unti-unti ka nang nagkakaroon ulit ng desire ng mas malalim na paglilingkod. At alam niyo po, andun ang promotion ulit ng Panginoon dun sa mga tao na nagpapatuloy na isik yung presensya niya. Dun sa mga tao na bumabalik sa Kanya in times ng failures. Dito po sa Luke chapter 22, verse 32, makipagbukasan po kayo. Sabi po niya dito, ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Numarating po ang time ng mahina ka, pero alam niyo po, once na nagpa-restore po tayo sa Panginoon at bumalik ka sa dati mong ginagawa, sabi ko nga po, simigla ka na ulit, nagmi-ministry ka na ulit, ginagawa mo ni dati mong paglilingkod, hindi mo mamalayan, inaangat ka na ng Panginoon. At dun po sa binasa natin sa Luke chapter 22, verse 32, palalakasin mo yung kapwa mo. Ano pong ibig sabihin nito? Magiging testimony mo na. Yung sa mga pinagdaraanan po natin, ito lang po ay isang testing. At magiging isang testimony mo. One day, magiging isang testimony mo at mapapalakas mo rin yung kapwa mo, Kristiyano, pag dumating din ang time na siya din ay naghahanap ng restoration. Amen po. At alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, maaaring isipin mo, ang hirap mo nang makabalik, ang hirap mo nang magsimula. Palagi pong nag-aantay ang Panginoon. Kaya nga po, diba, ang sinasabi po natin lagi na hindi sa pamamagitan ng lakas natin, kundi sa pamamagitan ng lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manggit pa sa mananagumpay. You are more than a conqueror. Tinawag po tayo ng Panginoon na magtagumpay. At doon pa lang po sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, pinatunayan na po niya na hindi po tayo talunan. Amen po. Bumalik po tayo sa dati mong sigla, balikan mo lang ang Panginoon. Balikan mo yung unang pag-ibig mo sa Kanya. At sasabihin mo, my soul is restored, my mind is renewed. And there's no greater Lord than being with you. There's no greater joy. Walang ibang kagalakan na mapapantayan kapag bumalik po tayo sa Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy o Diyos na nagpapasalamat kami sa mga tinuturo mo sa amin. Patuloy, Lord, na turuan mo kaming maging maamo, maging mapagkumbaba,
na sundin ang mga steps, Panginoon. Na sundin, Panginoon, ang mga panukala mo, hindi sa pamamagitan ng paraan namin, kundi sundin namin ang paraan mo upang ma-restore kami, Panginoon. In times na naghihina kami, patuloy na palakasin mo ang aming loob, O Diyos. Nais namin maging malapit lagi sa presensya mo. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy mo kaming i-correct sa mga bagay na nais mong ayusin sa amin. Bigyan mo ng pusong maamo katulad ng pinakita mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tandaan po natin, tayo ay higit pa sa mananagumpay. God bless po.